Isa sa pinakamatinding trahedyang maaring mangyari sa sanlibutan ay ang pagkagunaw ng mundo. Maraming mga preacher at manghuhula ang nagpe-predict na ang katapusan ay nalalapit na raw. Ito marahil ay dahil na rin sa mga kung ano-anong problemang hinaharap natin ngayon, na kung tutuusin ay gawa rin naman lahat ng tao. Ang ating pelikula ngayon ay tungkol sa pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng lindol, pagsabog ng mga bulkan, tsunami, at paglamon ng dagat sa buong sanlibutan, at ito ay pinamagatang 2012, na ipinalabas sa mga sinehan noon 2009. Ito ay nagsimula sa pagpapakita sa isang scientist na si Adrian. Siya ay nasa bansang India at nakatakdang bisitahin ang kapwa scientist na kaibigan doon. Sa kanyang pagbisita, ay napag-alaman ni Adrian na nagkakaroon ng kakaibang pangyayari sa gitna ng Earth, at ito ay lubos na tumataas ang temperatura. Ang pag-init na ito ng gitna ng mundo, ay dahil sa mga higanteng sun flares, na sa unang pagkakataon ay maaring maging sanhi ng isang napakalaking dilubyo sa sangkatauhan. Mabilis na nagbalik sa Amerika si Adrian, at doon ay agad siyang nagtungo sa White House, upang i-report ang kanyang natuklasan. Noong una ay ayaw pang maniwala sa kanya ng chief staff ng presidente, subalit nang siya ay magpakita ng ebidensya, ay makikita sa mukha nito ang pagkagimbal at pag-aalala sa maaaring mangyari sa hinaharap. Makalipas ang isang taon, ipinakitang nasa meeting ang presidente sa kanyang mga staff, upang mapag-usapan ang napipintong parating na trahedya na maaaring tumapos sa lahat ng buhay sa mundo. Ipinakita rin ang isang lugar sa Tibet, kung saan ay tinipon ang lahat ng mga kalalakihang may kakayahan magtrabaho, at inilikas ang mga bata at kababaihan. Ipinakita rin na ang gobyerno ay nagsosolisit ng pondo sa iba't ibang mayayamang personalidad, at ang mga importanteng bagay na may kaugnayan sa kasaysayan, ay itinatago na. Sa sumunod na tagpo, ipinakita naman ang buhay ng mga pangkaraniwang mamamayan, tulad ni Jackson. Siya ay natutulog sa kanyang tahanan, at nagising dahil sa lindol at agad bumangon upang magtungo sa kanyang mga anak. Habang nagmamaneho, ipinakita ang isang lugar na malapit sa beach, na mayroon malaking biyak sa kalsada dahil sa lindol. Mayroon din isang pangyayari sa barkong nakadaong, kung saan ito ay halos itaboy ng malakas na alon sa pampang ng dagat. Malalaman na sa mga tagpo na ito, ay walang nalalaman ang mga tao sa napipintong pagkagunaw ng mundo, habang unti-unti ay nagkakaroon ng mga senyales para sa parating na dilubyo. Dahil sa pagtatago ng gobyerno sa tunay na mangyayari sa hinaharap, ang mga pangkaraniwang mamamayan tulad ni Jackson ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang normal na buhay. Isinama ni Jackson ang kanyang dalawang anak sa camping trip, kung saan ay bibisitahin nila ang lawas sa Yellowstone National Park. Subalit pagdating nila sa lugar, nakita nilang wala ng tubig ang lawa, at mayroon mga usok na lumalabas sa lupa. May dumating rin na mga sasakyan at helicopter ng military, at ang mag-aama ay pinaalis sa naturang dating lawa. Sa sumunod na tagpo, pinakita naman ang pag-uusap ng mga scientist, kung saan ay napag-alaman nilang mas nagiging mabilis ang pag-init ng gitna ng Earth, at maaaring mas mapabilis ang nalalapit na pagkagunaw ng mundo. Makikita sa mukha ng mga nag-uusap na scientist ang pagkabahala, sapagkat alam nilang hindi pa natatapos ang ginagawang sikretong paghahanda ng gobyerno upang maiwasan ang pagkaubos ng sangkatauhan. Samantala, si Jackson at kanyang mga anak ay lumipat ng camping site, kung saan sila ay may nakilalang host ng local radio show na si Charlie. Si Charlie ay tipo ng tao na mahilig maglikom ng mga kung ano-anong ebidensya patungkol sa kanyang mga kakaibang theory. Ipinakita ni Charlie kay Jackson ang kanyang mga naipong datos, patungkol sa kanyang teoryang pagkagunaw ng mundo. Sinabi rin niya kay Jackson, na ang sino mang nagtangka na ilabas ito sa mga tao, ay hindi na muling nakikitang may buhay, at ang gobyerno ay sikretong gumagawa ng higanteng spaceship. Noon una, malaki ang duda ni Jackson sa mga istoryang kinukwento ni Charlie, subalit dahil sa pagpapatuloy ng mga biglaang paglindol at pagkabiyak ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa, si Jackson ay unti-unti nang naniniwala. Mabilis na umuwi ang mag-aama, at hinatid ni Jackson ang kanyang mga anak sa dating asawang si Kate. Nang siya ay magtungo sa pinagtatrabahuhan, ay napag-alaman niyang ang kanyang bilyonaryong amo ay nagmamadaling umalis upang makalabas ng bansa. Dito ay nabuo ang kanyang opinyon na ang pagkagunaw ng mundo at mga sinasabi ng radio host na si Charlie, ay maaaring may katotohanan. Agad niyang tinawagan si Kate at sinabihan na maghanda sa mabilisang paglikas,
sapagkat ang kanilang kinaroroonan ay posibleng maunang tamaan ng trahedya. Sa pagdating ni Jackson sa bahay ni Kate, ay eksaktong bigla ang lumindol ng napakalakas, kung saan nabiyak ang lupa at nilalamon ang lahat. Mabilis na pinasakay ni Jackson ang pamilya sa kanyang minamanehong sasakyan, at sila ay nagmamadaling tumakas sa malalim na nangyayaring ito. Ang pamilya ay makikitang nasa gitna ng pagguho ng syudad, kung saan sila ay nagtungo sa paliparan. Subalit pagdating nila sa airport, nakita nila ang piloto ng eroplano na nakausap ni Jackson, at ito ay malagim na pumanaw ng maipit sa bumagsak na pader. Sa kabutihang palad, ang bagong asawa ni Kate na si Gordon ay nakakaintindi sa pagpipiloto, kaya kahit sa kaunting kaalaman ay pinalipad niya ang nasabing eroplano. Ang buong California ay makikitang nilamon ng dagat, at si Jackson at kanyang pamilya ay nagtungo kay Charlie. Ayon kay Jackson ay kailangan nila ang impormasyon na lalaman ng radio host, sapagkat alam nito kung saan sila maaring magtungo upang makaligtas sa dilubyo. Nang sila ay makarating kay Charlie, ay nakita naman nila ang sumasabog na bulkan, na lalamon naman sa lugar na kanilang kinaroroonan. Pinanood nila ang pagsabog na parabang may bumagsak na atomic bomb, at nang sila ay mahimasmasan ay agad tinungo ni Jackson ang sasakyan ng radio host. Sa huling sandali ay nakuha ni Jackson ang mapang minarkahan ni Charlie, na kinaroroonan ng kanilang posibleng kaligtasan. Nagpatuloy ang malakas na pagsabog ng bulkan, at ang lugar ay napuno ng mga bumabagsak na nagbabagang bato at lava, at ang pamilya ay muling tumakas gamit ang eroplano. Habang nasa himpapawid, sinabi ni Jackson sa kanyang pamilya na kinakailangan nila ng mas malaking eroplano, sapagkat ang kanilang destinasyon ay nasa bansang China. Nagpatuloy rin ang kabi-kabilang mga trahedya, na maging ang mga barko sa karagatan ay hindi nakaligtas, at ang mga ito ay nilamon ng mga malahiganteng alon, na naging sanhi naman ng mga tsunami. Sa White House, pilit kinukumbinsi ng mga tauhan ng presidente na kailangan na nilang lumikas, subalit ayon sa presidente, ay nais niyang manatili sa sariling bansa, at bigyan ng babala ang mga mamamayan, upang kahit papano ay makapaghanda ang mga ito. Sa kabilang banda, sila Jackson ay nakarating sa isang airport sa Las Vegas, at doon ay inabutan ang pamilya ng boss niya na si Yuri. Ang malaking eroplano ng kanyang boss ay nagkaroon ng damage, kung saan ito ay hindi na maaaring gamitin sa ere. Makikita rin na ang presidente ay kausap ang anak na si Laura sa telepono, at matapos nito ay sinimulan na niya ang pag-aanunsyo sa TV patungkol sa nalalapit na pagkagunaw ng mundo. Sa Las Vegas Airport, narinig ng pamilya ang piloto ni Yuri na si Sasha, na ito ay nakatagpo ng eroplanong kanilang maaring gamitin. Subalit ayon dito, ay kailangan niya ng co-pilot. Sumabat sa usapan ang anak ni Jackson, at sinabing ang kanyang ama-amahan na si Gordon ay isang piloto. Agad nilang tinungo ang napakalaking eroplanong naglalaman ng mga mamahaling kotse, at sila ay sumakay dito at ito ay sinubukan paliparin sa ere. Habang nasa ere, sinabi ni Sasha na kinakailangan nilang mag-land sa Hawaii upang mag-gas, subalit nang sila ay makarating dito, ay nakita nila sa ere na ang Hawaii ay nilamon na ng lava. Ayon kay Sasha, sila ay walang sapat na gas upang makarating sa China, kaya kinakailangan nilang mag-landing sa pinakamalapit na posibleng lugar, upang makarating sa paruroonan. Sa sumunod na tagpo, ipinakitang muli ang presidente na nasa Washington, kasama ang mga refugee sa pagsabog ng bulkan. Subalit maya-maya lamang ay nagkaroon ulit ng panibagong lindol at matinding ashfall, habang isang malaking tsunami ang paparating na lumamon naman sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ipinakita rin ang iba't ibang bahagi ng mundo na tinamaan ng dilubyo, kung saan imposibleng magkaroon pa ng mga survivors. Muling ipinakita ang pamilya ni Jackson at Yuri, habang sinasabi ni Sasha na sila ay nauubusan na ng gasolina, at mayroon na lamang silang natitirang 18 minuto para makapag-landing. Sinabi ni Sasha na susubukan nitong mag-emergency landing sa bundok ng yelo, at ipinaliwanag ang kanilang dapat gawin. Sa kanilang paglapag, si Sasha ay hindi nakaligtas nang sumabog ang eroplano, habang ang lahat ng pasahero ay maswerteng nabuhay. Nang ang mga survivors ay makita ng mga military sa helicopter, tinanong ng mga ito ang dalawang pamilya tungkol sa boarding pass. Agad na sumagot si Yuri na siya at kanyang mga anak ay mayroon nito, at ang mga ito ay pinasakay sa helicopter. Iniwan rin ni Yuri ang asawang si Tamara, sapagkat ayon dito ay alam niyang ito ay mayroon lihim na relasyon kay Sasha.
Napag-alaman din na ang tanging mga nabigyan ng boarding pass ay ang mga milyonaryo at bilyonaryo, maging ang ilan mga importanteng tao sa gobyerno. Ang mga naiwan ay nagsimulang maglakad patungo sa sinasabing arko ng kaligtasan, at sila ay nakita naman ang lalaking nagmamaneho ng truck na patungo rin sa arko. Sila ay hinintuan nito at inalok na sumakay sa truck, at sama-samang nagtungo sa abandonadong gate kung saan ay naghihintay ang kapatid ng driver na si Tenzin. Agad sila nitong pinapasok sa loob, upang sila ay palihim na makapuslit sa arko. Subalit habang nangyayari ito, ang scientist na si Adrian ay makikitang pinag-aaralan ang mga datos sa computer, at kanyang napag-alamang mas bumibilis ang mga trahedyang nangyayari. Agad niyang in-adjust ang timer, at makikitang sila ay mayroon na lamang 28 minuto, upang may sakay ang lahat ng taong may boarding pass sa arko. Dahil ang isa sa mga arko ay lubos na napinsala, ay makikitang ang mga pasahero nito ay nagkakagulo na makalipat sa kabilang arko, subalit dahil kapos na sa oras, marami ang napagsaraduhan ng gate na hindi nakapasok. Samantala, ang pamilya ni Jackson at magkapatid na Tenzin ay palihim na pumupuslit sa backdoor, habang nakikita nila ang mga nagkakagulong mga pasahero. Nang makita ni Adrian at Laura ang mga desperado na mga tao, sila ay umapela sa mga namumuno sa arko na bigyan ng pagkakataon ang mga ito na makapasok, upang makaligtas sa paparating na trahedya. Pumayag naman ang mga namumuno, subalit dahil sa muling pagbubukas ng gate, ang pamilya ni Jackson ay natrap sa ilalim malapit sa malalaking gear nito, at sa kasamaang palad ay naging sanhi ng pagkakaipit ni Gordon at pagpanaw. Bumara din ang mga lubid na ginagamit ni Tenzin sa gear, na naging dahilan upang maipit ang lubid at tumigil ang pag-ikot nito. Sa kabilang banda, si Yuri at kanyang dalawang anak ay ilan sa mga nag-uunahan upang makapasok sa arko, subalit si Yuri ay makikitang hindi na aabot sa gate. Sa kanyang determinasyon ay isinakripisyo ni Yuri ang sarili, upang ang mga anak ay makapasok sa sumasaradong gate ng arko. Samantala, ipinakita rin ang papalapit na malahiganteng alo ng tubig sa kinaruroonan ng arko, habang nilalamon nito ang lahat ng lugar na dinadaanan. Ang mga nangangasiwa sa loob ng arko ay pinipilit na may sarado ang mga gate, subalit dahil sa naipit na lubid sa isa sa mga ito, ay hindi nila ito masecure ng tuluyan. Nakita nila sa CCTV ang pamilya ni Jackson at mga kasama nito na malapit sa mga gears, at nagdesisyon si Adrian na magsama ng ilan crew at tulungan ang pamilya. Nang ang unang higanteng alo ng tubig ay tumama sa arko, agad na pinasok ng tubig ang hindi selyadong gate, na nagresulta upang sumara ang mga backup gate para maiwasan ang tuluyang pagpasok ng tubig sa ibang mga compartment. Ilan sa kanila ang natrap sa mga ito, habang sinubukan ni Adrian na sabihin kay Jackson na kinakailangan nilang maisara ang gate, sapagkat hindi mapapastart ang barko hanggat hindi ito sarado. Lumangoy si Jackson sa ilalim ng tubig upang maisara ng tuluyan ang gate, at siya ay tinulungan ng anak na lalaki. Matapos ang matagumpay na pagsisecure ng mga compartment, ay agad ipinagutos ng kapitan na paandarin ang makina, upang sila ay makaiwas sa tinutumbok na bundok at mga higanteng yelo. Nagsaya ang lahat ng mga tao sa loob ng arko, at sila ay nagsimulang lumayag sa tubig na lumamon ng halos lahat ng buhay sa mundo. Makalipas ang 27 araw na paglalayag, sila ay muling nakakita ng pag-asa, at napag-alaman na mayroong lugar sa Africa na nagsisimula ng lumiit ang tubig, at maaari nila itong tunguhin upang magsimula ng panibagong buhay sa lupa. Maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.